sa mga katono, dito tayo ng shop. Turuan ko kayo mag saksak ng layos. O lacing, kung tamagi. Siya mga katono. Sige natin ha, layos. Bago, ito ang simula niya mga katono. Bali, saksak ha. Tigisa ha. One seat apart. Yan, isang butas. Pagitan. Yan. Puro pababa muna tayo mga tono. Kamanager, palapit mo sa kanila para makita nila. Yan. Sali ang mga tono. Salitan yan, isa-isa. Bali, shoutout kay kamanager na nagkukuha ngayon. Pago ngayon, pag napasok nyo na yan, pwede yung mga tono, ito yung rayo sa ibabaw. Hanapin nyo lang yun, no? Yung butas na sentro sa ilalim. Yan. Ito nyo yan. Dito nyo ngayon papasok kung saan yung pinakasentro. Kapantayan. Pantay. Pantay sila. Malaking bagay kasi yun. Eh. Pwede ganun din. Isang butas din ang pagitan. Lagay nyo. Salit-salit ulit. Yan. Mali yan mga to, no? Tingnan, pakita natin. Kung ano yung sura. Ayan, salit-salit. Salit-salit. Tapos, sa baba. Ayun, sa pagitan nun. Tapos, salit-salit ulit. Yan. Bali, kailangan niyang pantay to, ha. Yung ibabaw na rayos, pantay sa ilalim. Pareha sila ngayon. Ngayon, babalik ka rin natin. Balik ka rin natin, ha. Bago yun, ganun din. Lagay nyo naman yung mga sa pagitan, yung mga walang rayos. Yan, pwede nyo nalagay. Yan, tapos na mga tono. So, malito siya ngayon mga tono. Kuha kayo ngayon ng, ayan yan ha, isa sa loob. Kuha kayo ng isa sa loob. Yan. Galing sa loob ba? Isa. Okay, isa. So. Bali mga tono, ito yung butas ng pito. Hanapin nyo yan. Bali magsimula kayo dito sa baba niya na. Ayan. Yung galing sa loob na rayos. Pasok natin sa isa. Bali ito mga tono, kunahin natin yan. Lagyan na natin ang ulo. Puro sa loob muna tayo. Pao ngayon, simula rito. Magbibilang kayo ng tatlong pagitan. Simula dyan sa butas na yan. Bali mga tono, simula dito sa unang sinaksak natin, bilang kayo ng tatlo na butas pababa. Ayan. Simula dito, 1, 2, 3. Pakukuha kayo ulit isa sa loob, saksak nyo ngayon sa pang-apat. Ayan. Sa loob lahat muna tayo magsimula, sa loob. Pakukuha, saksak nyo ngayon sa pang-apat. 1, 2, 3, 4. Simula rito ha. 1, 2, 3, 4. Yan. Yan. Bali, ilagay na natin yung ulo. Bago ganun din ang proseso, paulit-ulit lang. Tatlong pagitan na butas. 1, 2, 3. Kuha ulit sa loob. Sunod-sunod lang yan ha. Puro loob ha. Ayun. Sa kulit. Dire-diretso lang yan mga tono. Puro loob muna. Ulitin ko, puro loob. Bago tatlong pagitan na butas ha. Nakasakasak malat ha. Yung sa loob. Magagawin ngayon natin. Ikot natin. Papunta dun. Sa kanan ko. Sa kanan nyo rin. Sa kanan ko. Ibot ko to ah. Para mas madali. Kasi yung ibang nagtuturo, tinuturo kagad nila yung pa-X na yung kunyaring dalawang pagitan, tatlong pagitan. Huwag munang ganun. Pag yung ubiga, pag napagsasaksak, ganito muna ang gagawin mo.
Nain mo na yung loob. Parang may ikot mo ito. Papalabasin mo yung lahat ng ulo. Ayan. Tama yung mga tono. Ito yung mga tono. Ikot nyo muna yan. Palabasin nyo ito. Ayan ma. Yung mga ulo sa baas. Palabasin nyo muna ang gas mas yan. Pag nakalabas sa lahat, kuha ka ngayon isa sa labas. Ayan bali mga tono. Ito. Hanapin ngayon natin yung butas na pwedeng pasukan sa labas. Ha? Dito, masyado mahaba. Dito may C. Kaya dito tayo sa eksakto. Tingin ko mga tono. May C. Eksakto. Saka mahaba. Dito tayo sa eksakto lang ha. Pasok natin ngayon. Bago pag pinasok natin yan, hindi basta-basta ilalagay nyo lang agad. Ipapasok nyo itong rayos nito dito sa loob. Ganyan. Pag hindi nyo itong pinasok sa loob, pag yan nakaganyan lang, yun ang kalimitan ng dahilan kung bakit tumutunog ang caliper. Yung sa disc brake, tinatamaan ang caliper ng rayos kasi nakalawit. Kaya ang gagawin nyo, ipapasok nyo sa loob. Naka-ex siya sa loob. Kita niya? Pwede na natin pasok yung ulo. Ganun din mga to, no? Ulit sa labas dito. At saan kasi nun, yung pagitan na wala. Pasok nyo ah. Ulit-ulit lang yun. Medyo maingay. Dito kasi tayo siya. Ayan mga to, mga paulit-ulit lang. Hello. Ang bago mga tono, para hindi magasgas ang mga rim, kuha kayo ng kahit anong sapit. Para hindi magalit yung customer. Para pag pinapatong nyo, hindi magasgas ang rim. Ingat lang sa pag, ano lang rayos para hindi magasgas. Pagsaksak. Pwede yung mga tono, tapos na yung kabila, sa kabila naman tayo. Para mas madali na yung kabila, para i-X na lang agad natin, shortcut. Titingnan nyo itong kabila, ito nyo to. Naka-X siya, diba? Bilangin nyo kung ilan yung nasa loob na galing sa labas. Ayan, isa, dalawa. Yan yung pagitan ng X niya. Kaya ang gagawin natin ngayon, para mas madali na masaksak sa kabila, kuha tayo sa labas. Sa loob. Kuha tayo sa loob. Bago bilangin nyo yung dalawang pagitan. Isa sa loob ha. Kuha kayo ng isa. Dalawa. Kunin nyo ngayon yung pangatlo. May pagitan siyang dalawa. Ngayon, X natin ngayon ito. Pasok nyo ulit sa loob ha. X natin. Bago ngayon, titignan natin kung saan yung tapat. Para mas madali. Para eksakto. Nakita nyo yan. Tinula ko. Sala, di ba? Ayun dito. Sala pa rin, di ba? Kaya, ayan siya, eksakto. Nakita niya, eksakto. Ayan. Pasok na natin siya ngayon. Basta, i-X niyo, ha, paloob, ha. Ayan. Oh, ganun din lang yung mga tono, paulit-ulit lang. Ulitin niyo lang. Kaya mga tono, tapos na natin. I-alay na natin ngayon. Yun sa old school na aligner natin. Mas matanda pa sa akin. Higit na natin.